Jesus said to the Jews, "You sent emissaries to John, and he testified to the truth. I do not accept testimony from a human being, but I say this so that you may be saved. John was a burning and shining lamp, and for a while you were content to rejoice in his light. But I have testimony greater than John's. The works that the Father gave me to accomplish, these works that I perform testify on my behalf that the Father has sent me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Our beloved Mayor Brian Lim, my dear brothers and sisters in Christ, ang simbang gabi po ay Pinoy na Pinoy. At alam natin ang bilang Siam. Kapag kayo po ay natanong, bakit Siam na araw? Meron pong iba't ibang sagot. Ang unang sagot ay Novena kasi ito, kaya Siam. Pero kaugnay ng Pasko, ang Siam na araw ay pumapantay, sumasabay sa Siam na buwan ng paglilihi, ng pagbubuntis. Ibig sabihin po, itong unang araw, unang buwan, at yung pang-Siyam na araw sa ating salita ay kabuwanan. Yun na ang kanyang panganganak. Kung ang unang araw po ng simbang gabi ay yung unang buwan ng pagbubuntis, ano bang nangyayari sa unang buwan ng pagbubuntis? E di paglilihi. Sa mga babae po na nandito, alam niyo naman na kapag naglihi, hindi naman alam agad. Minsan ay bumibilang pa ng ilang linggo o baka dalawa o tatlong buwan para masabing nagdadalang tao na talaga ako. Pero ang paglilihi ng ina ay palaging hindi inaasahan. Bigla. Gulat. Kung gustong gusto talaga, mapapa-wow. Sa unang araw ng ating simbang gabi, paanyaya ko sa inyo ay pagnilayan natin paano tayo nagugulat, paano tayo nabibigla. Kapag mayroong pangyayaring hindi inaasahan, paano natin ito hinaharap? Yung iba, kapag nagulat, nagmumura. Yung iba, kapag nagulat, natatakot. Kasi hindi nila alam kung ano mangyayari. Hindi pangkaraniwan. Yung iba, kapag nagulat, masaya. Halimbawa, birthday, ginulat mo ng party, edi masaya. Iba't iba yung reaction natin, depende sa gulat. Minsan, magugulat tayo at magagalit kasi may nahuli kang gumagawa ng masama. O kaya magugulat ka at matatakot kasi nahuli ka, ikaw pala yung gumagawa ng masama. Iba't iba ang reaction natin sa gulat. Pero pwede ba tayong mamuhay na hindi tayo nagugulat? Pwede ba tayong mamuhay na hindi tayo nabibigla? Pwede ba tayong mamuhay na ang lahat inaasahan natin? Ang pinaka matibay na halimbawa na hindi natin kayang mabuhay ng lahat aasahan natin ay yung COVID-19. Sinong umasa dito? Di ba lahat tayo nabigla? At nung mag-quarantine na tayo, mag-face mask na tayo, mag-hand washing na tayo, mag-social distancing na tayo, ang iba sa atin ay nalilito, natatakot, di maintindihan ang gagawin, kasi nagulat o nabigla. Lahat ng pagkagulat, lahat ng pagkabigla, meron tayong iba't ibang reaction. Pero sa unang araw ng ating simbang gabi, gusto ko lang pong sabihin sa inyo,
Anumang pagkagulat, anumang pagkabigla, basta galing sa Diyos, maganda para sa iyo. Anumang pagkabigla, basta ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo, makakabuti yan para sa iyo. Nabigla yung dalaga. Sabi niya, may boyfriend ako, pero hindi pa ako kasal. Paano ko magdadalang tao? Nabigla yung boyfriend. Hindi pa kami kasal. Bakit buntis yung girlfriend ko? Nabigla yung baog. Matanda na ako. Hindi na ako pwede magbuntis. Bakit ako magbubuntis ngayon at tatawaging Juan yung aking sanggol? Nagulat yung mga pantas, yung wise men. Nagulat yung mga pastol. Pati si Herodes nagulat din. Ano mang gulat na galing sa Diyos will make all of us better. Sa katunayan, kung ayaw na nating magulat, wala nang asim, wala nang tamis, wala nang lasa yung buhay natin kasi wala nang surprise. My dear brothers and sisters, God is a God of surprises. And when God wants to show His love, He always surprises us. So, this Christmas, be ready for the surprises of God. Even the surprise pandemic. Believe me, my dear brothers and sisters, now, we don't like COVID-19. But 3, 5, 10 years from now, we can look back at 2020 and be able to look at 2020 and be able to say, 2020 was a year of blessings. When we were going through it, we did not know. Now we know God's bigger plan. Any surprise that comes from God always makes us better. Let us bow down our heads. Let us seek silence. Let us talk to God, silence to silence, heart to heart. And let us tell God without using our lips, without using our voice. Surprise me, Lord, even if I am not ready. Surprise me, Lord, and let your surprise bless me.